panunog dyan, no? This is the verse from John chapter 20, verses 28 to 29. Okay. And it says, put your finger here and do not be unbelieving, but believe. Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed. Sa year of faith, no? Sa year of faith, actually, this has been the chosen passage of Pope Benedict. No? Kagintagaan niya sa ngayon, pasis, ang inatawag pagtuo. Pero ano yun ang nanambing niya ng pagtuo? It must be a holistic formation of faith. It involves the mind, the heart, and the hands. No? Integral faith formation. On the cognitive level, ginatawag orthodoxy, meaning genuine mind. Then the next is affective, no? Dimension, meaning genuine feelings on the heart. No? And practical, orthopraxis, genuine action, genuine hands. Okay? So when you say cognitive, doctrine, ang mga pagninapatihan natin, mga beliefs, right? Now, pag sining affective, mumiling atong values, attitudes. See? And then, the orthopraxis, ang atong manner, how to reach out, how to share, how to help, how to put into action what we believe, no? And what are the practices that we have. Okay? So, holistic. So, that's the kind of faith that we should have. Now, may mga models of faith kita sa Old Testament. Tutay lang ang imbutan ko. Of course, we have the patriarchs represented by Abraham. Abraham believed. He obeyed God's will. Nabatian natin from Genesis chapter 12 and the following chapters. Hambal sang Diyos. Abraham, 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 here I am. No? Kagtapos, gitagaan sa sang promesa. Anong promesa? Your descendants will be as many as the stars of the sky and the suns of the shore. Genesis 12, Genesis 14. Nga, kaya nagsunod siya sa kabuotan sang Diyos. Pero kitistingan man sa sang Diyos, ay bata na si Isaac, ginhambalan niya, ihalad mo siya as a holocaust, sinunog na dulot. Mati, gintuman niya, apang gimpunggan sa anghel ang yakamot. But ang silingon ng Diyos is not happy with human sacrifice like the pagan religions. No? He's happy for sacrifice that comes from the heart. And that is our love for God and love for our neighbor. Di gani, dito na pamatutan nga si Abraham, isa ka modelo sa pagtuho sa Old Testament. Then we also have Moses. Batian natin si Moses, no? Nakakita sa burning bush. God, ginambalan sa sang Diyos, ubahay mo sandalyas, kaya nagatungtong kasi sa kabalaan nga, loob. Ito si Moses, pitlak. Siling ni Moses, paano ko ikaw ipa-introduce sa mga tao? Siling sang Diyos, I am who am, I am the one who is, I am. Ngalan na sang Diyos, sa Gospel of John, kapila ng sulit-suliton ang I am na. Nobot silingon, ang Diyos is a God of the present. He has no past and future. He is eternal. He is not bound by time. No? Kaya muna nagamhanan siya sa tanan. Kita lang na nag-divide sa yesterday, today, and forever. Kita lang na nag-ubra sa night and day. Kaya kinanano na ito mapahuway kay hindi kita ya Diyos. Temporal yung tao. Ang Diyos ya eternal. No beginning and no end kita ya. With beginning and with end. Ang angel siya eternal. With beginning and without end. No, with beginning because they came from God. Without end sila ya. No, kay mga spiritual beings. Now, the next prophet, Moses, liberated them from slavery of the Egyptians. He led this great exodus, no, the pilgrimage from slavery to freedom. Nagwalay in the desert for 40 years, no, nagpahayag ang Diyos sa bukid sang Sinai, ginhatag ang duwa ka tableta nga bato nga nasulat ang napulo ka sugo. God,
40 katuyo in Latinx sa bukid, kag sa disyerto, pagpanglakaton, kaya nga nga, they have to learn God's commandments. Retreat and recollection ina nila. 40 ka, 2 weeks. Inyo yung every first Saturday lang, half day. Nga akin ang lano nila mag-retreat and recollection. Ang kaundan sa ilang recollection, ang muna ang Leviticus, no? Kag last chapters of Exodus, dalapa kagang numbers, mga code of holiness na da, na yun ang butang. Nga, so that they may be worthy to possess the land of promise. Kaya may tatlo ka mga saad ang Diyos sa ila. Una, the promise of generation. Your descendants will be as many as the stars in the sky and the suns on the shore. Promise niya sa Genesis, sa kay Abraham. Ang promesa sa kaliwatan. No? Kaliwatan, henerasyon. Ikaduwa, promise of relationship this time sa Exodus kay Moises. No? You will be my people and I will be your God. As long as you obey my commandments. Okay? Now, promise of relationship. And the third is the promise of land flowing with milk and honey. This is from Deuteronomy. I will deliver it to a land flowing with milk and honey as long as you observe my commands. No, promise of land. No, si Moises, wala kalabot sa land of promise, din sa ganina patay, sa Moab, nakita niya lang ang land of promise, wala sa kalabot. May isa na daw karason, nga wala. No, kaya nga, gin, allow niya ang divorce. Sinigin na namon, no, hala, sige ka mo duso sa divorce, mapakirga mo kay Moises. No, ginliwat yang layi. Jesus said, Moses allowed that, no, that divorce bill because of your stubbornness of heart. But in the beginning, that is not so. A man shall leave his father and mother and cling to his wife and two shall become one flesh. And what God has joined, let no man put asunder. Si Moises ang nagliwat. Nag-chapter change si Moises. So, wala saya kalabot sa promised land. Sa mga ako, sunog-sunog. Ronaldiso, minapanawag, no? Now, the next is Elijah. Nangin isa sila ka-kingdom, nagduha ka-kingdom sa ulihi, isa sila ka-kingdom sa panahon ni David. 40 katuig na nagamhanan si David bilang hari. Ang iyan natatay, si Saul, 40 man katuig ito. Kag si Solomon, another 40 years, 120 years of golden age. But despite of the economic and political abundance, there is what we call moral backlash. Kung na isa ka syudad nag-auswag economically, no, panilagan mo kay damo krimen, damo immoralidad, mapungko ka lang sa kompisyonaryo sa redemptoris, bilog nga hapon, pamatihan mo ang mga karumaldumal-dumal nga mga kalatabo sa syudad. But kung magkanto ka sa plaza, makasiling ka ang bakulod nag-auswag. Pero sa sulod sina, grabe ang immoralidad kag mga krimen nga nagaluntad. And they escape our senses. Or maybe we keep on hiding them. Ikahuluya. No? Kaya muna nga sa ilang panahon, despite of golden age nila, 40 years of Saul, 40 years of David, 40 years of Solomon, hindi mga tatlo ka mga hari, they were not spared from immoralities and scandals. Si Saul, no, he listened to the wishes of people rather than to the will of God. Nangin may Saul sa kay David, hindi na siya kabulo magdumala, kaya paranoid, no? Hindi siya popular na leader. Now, ikaduwa, si David, manggaranon, no, gamhanan, kag he established diplomatic relations, nag-improve ang mga sciences, arts, culture, nag-develop ang tanan-tanan, may diplomatic relations sa from other neighboring kingdoms, pero he was guilty of infidelity with Bathsheba. Bathsheba was a married person to Uriah. And gin-instigate yan, ipapatay si Bathsheba, no? Para maangko niya siya. No, ginubugya permisi, Uriah kadagabi, kagamangon si Bathsheba. Kaya nagbungang ilang hampang kalayo, kahit tendensi niya, ipapatay niya ang bala ni Uriah, na military general. No, katapos, ang bata napatay na because it was a child of sin.
Now, sa pagkapatay isang bana, na-fall in love naman lang din si David sa kay Bathsheba kay Kagwapa. Nakita ay wala na sa kapulo paligo sa banyo sa iyang balkonahe. Abot na naman yung sagat pulo paligo itong adlaw. Kagpalagagin ng bintana sa hari ang balkonahe, akata sa ila na yun. No? So what happened, siya naman lang din ang din po yun eh, haring David. Ikapat siya na babae. No? No? Kaya unang na babae, si Melka. Si Melkaya do gin gang rape no sa mga tribes kag tapos gin ransom niya with 44 skins mga 40 kay number sang Dios na no no so symbol of perfection and holiness tiya mo na nga since death possibly si Melka no returned to the palace but went into seclusion kag she died we did not hear about her from the scripture she died perhaps of depression kasi nagluka-luka. No, so naanad ang mga tao na walang reynang napungko sa tupad ni David. No, so kada isa ka babae gusto magpungko kasi David guwapo. Alam. No, wala. So pagkapatay ni Uriah, si Bathsheba, nagbata sila liwat ni David kagang bata si Solomon. Another 40 years of kingship po bin pa siya paghari niya. He was given the gift of wisdom, the understanding of heart, to decide what is right and wrong. Ano di ba? May story yas isang kababayi nga ang bata, kuhaon sa isa. Di para mabala ko sino ang bata, sinya tungaon ang bata na. No? Slyson. Sino isang isa kababayi? Sige, Slyson. Sino isang kababayi? No, hindi. Iatag na lang na siya mag-amuna. Tiyan mo itong nanay. Hindi siya makabatas ng capture niya na bata. No? Tiyan si Solomon sa uli. Higi, sobrahan niya ni si Haring David. Kaya nga ha, kada gabi kinahulid niya, 1,000 ka mga babae. No? So 300 ka mga princesses, 700 concubines. Perhaps ang greatest achievement ni Solomon is ipatindog niya ang templo. Kaya huwag matuman sa kay David, tumag kinahulog si David sa sala, ipatindog niya ang templo. Problema, damo iya infrastructure projects, damo iya ng mga buildings, kag mga structures na bankrupt ang bilog na kingdom and he would like to increase the taxes. Nagproblema ng kaya ng mga BIR. Sige, skinny na, kasi nagpanukot na, tinaginaway sa duwa ka rason, no? Nagtaas ang taxes, naginamo, ikadua, Solomon was guilty of immorality, sexual immorality. Nag-divide ang kingdom. Amo na nga may mga propeta. Tungod kay ang hari, hindi na masaligan. Ang hari is no longer talking to God in prayer, doesn't discern the will of God, and he oppresses the poor, the anawim, or the poor ones of Yahweh. God sends prophets. Amo na purpose ang simbahan, prophetic role. Sawayon ang hari sa mga abuses niya. So si Elijah, gin-purify niya ang Judaistic religion, no, kabalo naman kita sa natabo, ginlutos niya ang 360 priest of Baal. Ano lang kay Baal na fertility cult, ina, mga kanaanite religion, they please God, gusto na simbaho ng Diyos, po nag-group sex sila sa ilang mga templo. Tingka tamo sa mga Hudiyo, mga lalaki, nila namihan dito. E parang hindi makilento dito, lutuso ng mga ang relihiyon sa mga Baals, no, Baalism. Ang unang chapter 3 of Genesis na ito, isang serpent na nag-tempt sa ila, ginikanan kay Adan, kay iba. Kaya unang istorya, sina, no, kaya ang sexual immorality is represented by our personal cravings by the serpent. Kaya mo ganyan na, kung ginaabot ikaw, siling namon, ah, your little serpents are rebelling against you. So, muna si Elijah, he purified the top 10 monotheistic religion. Isa lang din ang Diyos na simbahon. Hilwayon sa sala, kailaposan, tumano ng iyang mga kasubuan. Now, dito sa Haifa, sa northern part of Galilee, no, may isa ka bukid na ginatawag Carmel. Kag sa subong may simbahan na ginatawag Stella Maris, the star of the sea. Mary is the star of the sea. Iya sa mga Carmelite, ng mga friars. Magsulod ka sa idalom sang altar, may kuweba, the cave of Elijah, the founder of the Carmelites. So to dito ang kuweba na sa diin, nag-observe sa prayer, fasting, abstinence, and after that, God spoke to him not through earthquakes, strong wind, and fire, but God spoke to him in a gentle breeze.
in a whispering sound. In other words, through our contemplation, through our prayer, God will speak to us in the inner recesses of our hearts. Elijah, the prophet. Okay? So, mga prophets. And then, may mga babae, yung mga balaan. Example na, isa si Ruth, lula ni Haring David. No? You know si Ruth. No? Si Ruth naman niya, muna sa example, no, sa mga kababaihan sa katigulangan ni Jesus, no, ara si Tamar, ara si Rahab, and then si Bathsheba, and then si Ruth, and then si Maria. No? Si Ruth naman modelo sa pagtuman sa ginatawag kasugtanan, covenant. Anong hamba niya sinihaw? Wherever you go, I will go. No? Wherever you live, I will live. If you die, I will die. Your people will be my people. Willing siya to give up her pagan practices. No, kay taga Moab, mga pagano, the pagan of all the pagans, so that she's willing to give up her paganness in order to be with God's people, the Israelites. That is an idea that there are members of Jewish community not necessarily coming from the lineage of Abraham, but there are people who are also pious and willing to obey God's commandments, willing to embrace the beliefs and practices of the Jews, and then they can also be members of the covenant people. Hmm? So, hindi gani masyado man ka-exclusive, no? Inclusive man sila, as long as willing to repent and embrace Judaism. Now, si Queen Esther, this is a reminder naman, na may babae man, ng mga leaders sa Old Testament, sino niya si Queen Esther? Ini reflection sa mga Israelitas ato sa foreign land when they were in Babylon, no? Remember sa nag-divide ang kingdom, ano, northern kingdom of Israel, no, na bihag sa mga Syrians in the year 721 AD, kag in the year 587 BC, in the year 587 BC ang mga Babylonians, ang leader nila si Nebuchadnezzar, yung bihag man ng kingdom of Judah. 587 BC. Now, gindala sila dito. And after that, they were liberated by Cyrus, the Persian emperor, bisan pagano, gingamit sa isang Diyos. Kaya pabalik sila sa Tutankhamun after 50 years. In the year 537, they started to reconstruct the temple that was destroyed. Amo na ng panahon ni Ezra and Nehemiah sa Old Testament. Si Ezra, amo ang scribe, responsible for spiritual renewal of the people, and then si Nehemiah is the governor, responsible for the political renewal of God's people. Now, and then from 400, may blanco, wala na istorya, ipos tanan-tanan, and comes the Greek period. Ang mga Griego, they imposed their own culture, Hellenization, ginkuha in an Ark of the Covenant sa alta, ginbuslan sa imahe ni Zeus, the Greek gods, kag may rebellion. Ginbawal ang circumcision sa mga Hudiyo, ginbawal ang Sabbath day. Ang Sabbath day, na Sabado, inhimo, hindi na adlaw sa Ginoo, kundi adlaw sa sports festival. Ginsunog ang balaan niya kasulatan. So katamo sila sa ginhimo, they would like to abolish yung mga tatlong mga tanda sa Jewish identity. Ano ina, what makes them Jews? Una, devotion to the Word of God. Ginasunog ang scriptures. Ikadalawa, circumcision. After 8 days of birth, ginacircumcise, member ka na sa Judaistic community. Gindulang circumcision. Ikatatlo, Sabbath worship. Adlaw nga Sabado, hindi sila ka-worship sa kayawe, kaya it's become the sports festival. But yet, they were able to preserve the faith. Si Queen Esther sa silang panahon when they were oppressed by the Greeks. No? Sino na si Queen Esther daw? Kung ano siya sa apocryphal or sa no, deuterocanonical book na siya makita. No? Si King Ahasuerus, hari, gusto niya i-let go iyang reyna, dugin palakat yung reyna niya kay, I think, nakahimos ang salak. No? So, may, in short, gusto yung mga sawa, liwat, may beauty pageant, tanan yung mga babae sa empire, yung tipon. God, to make the story short, nalabat for sight siya sa isa ka Jewish woman, ngangalan si Esther. Okay. Now, ang problema sila si Esther, bisang reyna, buti, grabe, hindi sila katulok-tadlong sa hari. Mag-istorya ka, malukod ka kang magsaludo, kahit Diyos ay ilahari sa mga Griego. Now, isa ka bes, ang Prime Minister, ang ngalan niya si Haman. Si Haman, nahisak sa mga Hudiyo, kaya nagadamo na siya nagadamo, base mag-Great Rebellion. So, mat-amat siya na gina-oppress niya mga Hudiyo, ginapabudlayan niya, gina-persecute niya.
sa ulihi, ang tigulang elder, si Mordecai, nagpalapit kay Esther. Sabi niya, you have to help our people or else pamatsyon ni sila tanan ni Prime Minister Haman. So si Esther, no, amo ni siyang babae, naging gamit siyang iya katahom, ang iya nakaalam, kanya puder, hindi sa pagdaog-dao, kundi sa pagprotekta sa iya katawahan, sa paghatag sa ilang dignidad, kaglabaw sa dan, sa pagluwas sa ila sa tanan niya katalagman. Alam na tapo, in-memorize niya yung naghambal, kadto siya sa trono sang hari, pagluhod niya, ang in-memorize siya, nalipatan niya. Nagpalipong-lipong. Nabalaan niyo na ako nakigang ka mo ni Father sa parokya mo, palipong-lipong ka mo. Alam niyo mo ni King Ahasuerus, gulpi lang si King Ahasuerus in a surprise manner. Nagtindog at nagdalagan na naog sa trono, kagin salo si Esther nga nagpalipong-lipong. Sabi niya, my Esther, my queen, my love, ano na tapo sa imo? Anything I can do for you, what happened to you? Hindi tayo nung kwan, upo-upo ang hari sa iya. Hindi nagbuklat iya mata ka naghambal. My king, King Ahasuerus, protect my people. The Prime Minister is planning to kill them all. Okay, kung to make the story short, ipatawag ang Prime Minister, may court trial, guilty ang Prime Minister. So he was sent into exile and through Esther, no? Because of the diplomatic approach of Esther, na palipong-lipong, nag-ibihibi, that tumult sa kanyang beauty and charm and intelligence and leadership, she was able to save the Israelites from possible persecution. That's why sa mga katedral ng mga dalagko, sa piyak nga glass nga dingding, ara ang stained glass of Queen Esther, sa piyak sina may stained glass man si Blessed Virgin Mary. Because she prefigures a great woman of the New Testament that soon will always intercede, will always protect the lives of people. Understand? Queen Esther. So ha, balaan nyo lang style magkunda kusunod si Father sa inyo. No? Palipong-lipong. Make sure na salun ka mo ni Father. Basta maglagapong ka lang inyo, ako wala ka lang sa loob. Nasa New Testament, si John the Baptist, no? No? John the Baptist, pagi sa pagbunyag, matinduan sa sala, no? Manginiyag disipulo. Man, nag-star ako sa una sa Basilica de San Silvestro in Capite, drag sa downtown Rome. So, ang simbahan namon, minatawag Capite, meaning kaput, meaning head. Kaya kagdang sa kilid sa altar, ang ulo ni St. John the Baptist, nga pinpugutan. Then, nagalibog ang ulo ko kasi sa Jerusalem, may simbahan man to, may ulo man to si John the Baptist. Sa Damascus, may araman, may ulo man siya sa Syria. Siling namon, pilagi di bilang ulo ni John the Baptist ni. Eh. Siling namon, ang sa Jerusalem, sa elementary siya. Ang sa Syria, sa high school. Ang sa Rome, sa college na siya. Now, after that, si Jesus, then ang tipon sa 12 apostles, and then, on the day of Pentecost, he sent them all, no? Kagdamo pag yung mga disciples. Of course, a modest of faith pagit, no? Si Mary and Joseph. You know the mystery of Annunciation, no? The yes of Mama Mary and the yes also of Joseph. Annunciation to Joseph. And then, the faith of Mary Magdalene and other women. Mary recognized the voice of Jesus when Jesus told her, Mary. And Mary replied, Rabboni, my teacher. No? So Mary Magdalene is also a leader, no, in the New Testament. Why? Because she is an apostola apostolorum. She is an apostle of the apostles, the first witness of the resurrection, the first to announce to the brothers, to the apostles, and the rest, that indeed Jesus is risen from the dead. Okay? Mga models of faith na sila. Now, ang Acts of the Apostles naghambal about the faith of the early Christian community in Jerusalem. They gather together as a community. They are one in mind and heart in Acts chapter 2 up to 3. No? And they break the bread together. They meditate on the scriptures. And they share their belongings in common at the feet of the apostles. Kagwala sang imol nga napabayaan sa ilang artilimbang because they cared for them. Ang imol sang
sa early Christian community of Jerusalem. Okay? Now, so this is now the time of the apostolic time, and then tungod sini ang simbahan sa New Testament, kung basahon mo mga kasulatan ni San Pablo, by the way, this coming May 15, may conference on scriptures sa katedral, sa konbento, St. John Meridiane Hall, ang speaker, si Father Day, ang organizer to the Commission on Biblical Apostolate, ang ngalan sa matreng speaker, si Sister Bernardita Johnson, Daughters of St. Paul, scholar na sa scriptures. Ang topic is about the epistles of St. Paul, teachings of St. Paul, and the Church of the Poor. Okay, this could be a background for the ecclesiology about the church founded by St. Paul based on his epistles. So you attend, if you like, it's a whole day lecture. I know Sister Bernardita, she's very helpful to me when I first time I reached Rome in 1999. We have so many assignments in our licensure in theology. I did not know sa mga libraries ang city. So she brought me to the different libraries. Natira ka ma-research, amo niya muna. No? Tapos she brought me to the catacombs for the first time. Mga lulugnan sa mga early Christians, how they were persecuted. So she was very friendly, accommodating, welcoming, and helped me a lot, no? Around the city of Rome. And gave me idea where to get my sources, especially in my research work for licensure. You can always see her name sa Sambuhay, no? Sa aking mga reflections. And she teaches scriptures at the Loyola School of Theology and other seminaries. Okay. Now, ang simbahan, may tatlo siya kapurma. Hindi siya isolated from each one, integral. No? Okay, it's the whole body. Una gid nga larawan sa simbahan, kung basahon mo ang Acts of the Apostles and the Epistles of St. Paul, ang simbahan, isa ka pamilya, ginatawag siya Domos Iglesia, governed by pater familias, parents. Kamu ang mga shepherds sa inyong gamay nga panong nga mo ang pamilya. Si St. John Paul emphasizes the family. Kasi niya, the future of humanity passes through the family. No, sa pamilya nagasugod ang tanan. Okay? That the transmission of faith comes from the family. As I said, transmission by blood, transmission by moral values, spiritual matters, no? So family, the family that prays together stays together. Some family may time for prayer, that is our prophetic priestly function. And family may time for study of the word, that is our catechetical function. And then ang family may time for social apostolate. We help each other, that is our social apostolate life. So priest, prophet, and king. And these are the three functions we have from our baptismal promises. Now, a cluster of families will become like one town, one city, hindi ba? So, sa ilang panahon, may arang ginatawag citywide church or makumpara nato ni diocese. There you will see a structured na yan ang simbahan in the early years. Gintuman, gito nilang hamba ni Jesus yan nga, take this and eat. Take this and drink. Do this in memory of me. He instituted a priesthood. My bishops, my presbyters, and deacons. God structured ang diocese in that way. No, ang simbahan. And so, cluster of families, they used to gather together, mga pulo kapamilya, may liturgy of the word sila sa ilang balay, and then they gather to the house of the presbyter for liturgy of the Eucharist, the second part. No? And then, ining mga cluster of families, nagdamo. No? Example, by 10 ka-families, daw mas inimulong isa na nasa ka-parish. No? Katamo pag isang mga by 10s, they become like a diocese. May obispo na, panawag nila, episcopus. No? Episcopus, ang pareya, presbyteros, ang deacon, diakonos. No, the three sacrament of orders. No, so now they are always in union with one another. Kaya they have only one shepherd, and that is the bishop. So mga presbyters, mga extension of the bishops, ang mga deacons, no, ang special function nila aside from
is to care for the poor, no, to take charge of the temporal needs of the church. Okay, they perform also sacraments like baptism and weddings. Okay, and they read the gospel and do the homily, specific function. But they are one priesthood actually. Okay, with different functions. And then comes the cluster of citywide churches around the Mediterranean Sea. So my church of Ephesus, my church of Athens, my church of Pergamum, my church of Jerusalem, my church of Antioch, my church of Alexandria, my church of Rome, my church of Galatia, tanan-tanan. And they all recognize na out of this many plurality of churches, may isa kasimbahan, may isa ka church na ginatawag the first among equals. Kung may madyungan, masiling, ay prima ko na siya. Prima? Anong prima? Prima? Buong siling, ano, upod kami sa madyungan, may kurong. Hindi ba din ang madyung kung huwain na siya? Prima ko na siya. We are co-equal. We believe that we are all equal in ranks. But among ourselves, somebody is the presider. But he remains one of us. So ang tanan ng mga bishops, no? Pareho na tanan nila dignity. Pareho na sila tanan. Ang bishops ng Jerusalem, Syria, tanan-tanan. But among the bishops, they recognize whoever is the bishop of Rome is the first among equals. He is the successor of Peter. For Peter died, was martyred on that city. The capital of the empire was Rome. But that power of whoever is the bishop of Rome must be perceived in a collegial manner. Collegial, but silingon, we have to act together as a body. Hindi pwedeng ako nang isaway kulapot sa imo. Collegial. We may not intervene in the internal affairs, but we have to act as a body guided by the Spirit. Okay? So muna nga, kada bishop, no? They act as a body. Ang bishop sa Bacolod, wala na siya labot-labot sa internal affairs ng San Carlos, Kabangkalan, Dumaguete, Gagaro. Wala siya kilab tanay. Hindi mo makita ang guidance ng Holy Spirit. They're guided by the Holy Spirit. Kada bishop is answerable to the Pope. But he respects, he cooperates, he is in solidarity with the brother bishops. How? In a collegial manner. They act as a college. Gindesign gina siguro sa Espiritu Santo nga kay kun ang structure sa siban para sa gobyerno pag pagkakas dayon sa presidente tanan niya guba. So balaan ni Jesus posible nga kun ang devil magsulod gubo niya isa ka obispo kun kwan tanan no guba tanan niya diocese hindi kun ang isa ka diocese may problema doesn't follow mo man problema sa isa wala lagi niya. Okay, so that they're answerable to the Pope. No, kada Pope wise man, kada bishop is autonomous in your own diocese. So you are as bishop, you are the executive, you are the judicial, you are the legislator, independent, guided by the Spirit. Amo na kanami ng structure, amo na makasinig kita. We are one holy, Catholic and Apostolic. Kaya ang minds ang santo sang simbahan, pareho sa niyo, Universal Catholic Church, amo na tanan. No? Kag-reflective na sa epistles of St. Paul. Okay? Now, tatlo na magsiling simbahan, tatlo ka mga pugma. So ang effort natin subong building ecclesial communities, basic ecclesial communities, we wish to recapture sinang Domus Ecclesia. Ang aton apostolate of the divine mercy para maging effective, it must be in the context not just of universal and citywide church, but it must go down, must penetrate to the structure of Domus Ecclesia. Okay? Now, so in the Catholic Church, we have the Pope in collegiality with bishops worldwide. So kung ang apostolate of the divine mercy, worldwide. We may be parochial, we may be in the parish, but not parochial, right? We may be in the diocese, no?
We're in the province, but not provincial. For we are meant to be global. Global. Magbasa ka sa mga sang Acts of the Apostles, sa katapusan, may instruction, preach the good news to the ends of the earth. Acts of the Apostles, volume 2, ina ni St. Luke, ang Gospel of Luke, amuman, go to all nations. Ang Matthew, ang ending niya, go to all nations. Ano lang to all nations na? Katolikos in Greek. Kung basahan mo na sa Griego, importante kung magbasa ka libro, ang last words. Magbasa ka sa mamatay ka sa tagumatay na tao, nung inapapatihan mong last words. Last words. Go to all nations, be witnesses. Martir yun. Martir. Witness. So sa St. Luke is very particular sa choice of words niya. Katolikos and martirium. No? Meaning, you must go to all nations and give testimony, give witness, martirium. Katolikos and martirium, they go together. So you have to give witness to your faith as Katolikos. Katolikos, this one. It all referred to the family, to the citywide church, and then the universal church. We are one holy, Catholic, and apostolic. Oh, sabi sa Iglesia ni Cristo, pati lang. No? I'm born again, a Jehovah's Witnesses. I'm going to structure sa Catholic Church that is found in the New Testament. Eh, masayo pa ka mo reliyon, gulay mo ka na din. Tama na, no? Muna nga gusto ko mabalaan yung ilang structure. Isang biblical, ina yung biblical. God, the church followed it. The Catholic Church followed it. Just a matter of emphasis lang siguro eh, kayo makita talang perme ang universal church ng diocese, pero ang family is a church. A miniature. Kaya daw, integral to one another. Okay? Integral to one another. Ang mga anti-life forces, kaya balugin niya sa ganila punggo ang Universal Catholic Church, bisan exposed mo yung mga skandal sa mga pare, ay hindi magtayo ang simbahan. Atakihon mo da ang diocese, bishops, and priests, deacons, hindi mo magubang ang simbahan. Kaya balugin sila mangita paagi. Dito sila, tayo-ugo nilang pamilya, isa-isa. Mali-legislate sila sa mga deaths, divorce, euthanasia, abortion, total population control, homosexual union, distorted sex education, guba ang pamilya na yun. So kung kada pamilya gupuan mo, then mapugday man yung citywide church na, mapugday man ang universal Catholic church na. So that's why ang aton nga battle is on the family. Hambalin po Francis ang MOA sa Manila, meeting with families. Protect your families from the ideological colonization. Ang nanamin niya muna ang mga protest. No? So muna nga strengthen ang faith ng family through the devotion to the divine mercy. No? Tani tamo pag ina nato ni consecrate ng mga families. Now nabatian nato ng challenge ni St. Luke sa iyang account ang Luke na Gospel volume 1, ang Acts of the Apostles volume 2, doctor ina sa doctor, ang doctor kung maghatag resita, no? Kundi masulat siya, no? Inimbulong mo ha, tumaroon mo ni 3 times a day, ini after meals kin ha, mamanana. Tapos istoryahan na ka-explain ka rin na kasi mo masakit. Balik ko niya ka na. Ini ha, hindi mo ginipaglipatan, kumanon mo ni, mumunga. Human mang ganin, udok kayo mo ni Dok, ikaw istorya ka man dayon. At isige ha, amu ginigyapon, ma-exercise ka, makakawawa utan, isda, namamatulog ka temprano, hindi ka lapang ma-stress, tumaroon mo ginigwan. Hudo kayo mga mana, ibalik ka maka nagyapon sa Erisita. Kay tao ka na nga masakit, gakadula imo senses. Gakalipat ka, hindi ka pala kayo hindi, kung gamasakit ka, tukin na lang sa doktor sulit-sulito, naman na may resita. Kaglaro ang mga humilitan sa anong uwas tumaron, kag para sa ano ini nga bulong. Si San Lucas, pagsulat niya sa Acts of the Apostles, namuman ang gospel niya, very detailed, perfect Greek grammar pa. No? Kada points niya,
No, 11 times he mentioned Jesus prayed. That Jesus cares for women, the poor. Jesus is the Savior, not only of the Jews, but the Gentiles, the pagans. So let's ulit, kag may mga catchword, do resita, ang ending sa Gospel of Luke, nagahambal, go to all nations, Catholicos, be witnesses, martyrion. Kag ina nga dua, go to all nations, subtol, ibalik kina sa Acts of the Apostles, siya sugod niya, Pentecost. Go to all nations, fire, tongues of fire, be witnesses. So the rest of the Acts of the Apostles is a history of the church this time, guided by the Holy Spirit, in order that they may give witness to their faith as Catholicos, as disciples sent to the different churches, to different lands, to the different places of the world, to all the ends of the earth. That's why sa Acts of the Apostles, sulit-sulit na naman siya. Sa Acts of the Apostles, tatlo ka beses ginsulit ang conversion of St. Paul. Kung paano si San Pablo na converter. Chapter 9, una-una, gigkat sulito siya. Chapter 22, sulito niya. Kaya nga, amo na siyang unifying kwan. Kung kapuyon ka sa sunod sa iyang trapiling, may mapapahuway ka. Kaya balik ko naman, sulito naman kung paano si San Pablo nang inisang apostol. Sulit-sulit. Kaya doktor siya. Kaya ang metodo, ang pedagogy, how to teach the faith, is sulit-sulit. Panilagi bila sang may isang gamay pa imo kabataan o bisan subong lolo kanang lola ang imo bala nga resita ang reminders mo alin sa aga sa gabi sa mga apo mo kang mga kabataan mo sulit-sulit memorize gani nila ang misa Bible sulit-sulit ang aton nga nobina sulit-sulit kuway ka mga kapakan kay kada Sabado kay makamugyapon kaya life naton is sulit-sulit until we achieve perfection. Diba lah? Practice makes perfect. Now, the Church of the Martyrs. So, the first 300 years of Christianity, ahay, gusto nila ilugon kung anong natapo sa mga apostoles kag sa mga sumunodo ni Kristo para sa ila. To die for the faith is the highest form of worship, meaning martyrs. Ang pali St. Luke mo? Katolikos, martyrion. Martyrs, you die for the faith. You have to shed your blood for the faith. No? Kaya muna nga, ginapakaon sila sa lion, Christians to the lion, ginasunog sila. Ado, wala lang sa ila, kanta pa sila Salve Regina. No? Kat Paternoster. Si St. Apollonia, ginagabutan mga ngipon. Kundi patron sang dentista. Si St. Agnes, ginkuhaan sa sang suso. No, kundi, ginay mo siya patron sa mga breast cancer. No? Si San Lorenzo, ginluto sa parilyahan. Kundi, patron sa sang mga manugsugba ka, mga manugluto. San Lorenzo, the Roman Deacon. No, not Lorenzo Ruiz. Na St. Lawrence, the Roman Deacon, August 10. No? Si, sino pa? Si St. Stephen, no? The first martyr. No, gimbato, no, atupod ng mga patay. So, matamo sa mga santos na nagsunod, they are all martyrs. Si San Sebastian, ginpana, no, kag nagpahayo sa sangya, bugos ng pagto, the Church of the Martyrs. No, subong nagabalik na, kag kadamo sa mga Kristiyano, subong napamatay sa mga ISIS, sa mga Al-Qaeda, kag mga Boko Haram, kag mga Drisato, Abu Sayyaf, kag kung sino pang mga terorista, ng mga jihadists. So siling ni Pope Francis, we are a church, no, a church of martyrdom, the church wherein we give witness by blood. No, kag kadamo subong sang di ginapamatay tungod kay sila abya ni Kristo, sila Christianos. No, the Church of the Christian Martyrs. Now, nagpamangkot sa uli ini mga Kristiyanos, ini si San Silvestro, martyr, amo na sang nag-legal, sa panahon naging legalize ang Christianity in the year 313, tapos nag-Council of Nicaea sa 325 AD, ang Santo Papa, si San Silvestro. No? Sa kumbinto, ininamon. Ang ilugnan, aras na loob sa ngamon altar, magmisa ka, ang inatindugan mga markbol, ilugnan ni San Silvestro. No? San Silvestro. He died while saying the mass. Ibunod sa likod ng espada.
sa mga pagan priests kinaakit sila. They can wipe out ang mga pagan religions. No? December 31, Yapiesta. I have his relic, ha, coming from that. They can buksan ang sarcophagus. Tungod kay may simbahan, may katedral sa Romania, na sa panahon sa mga komunista, ang basilika, binihimo nila beer house. Isang uli subo, nagbalik na ang demokrasi. Gusto sa mga wispo, may balik ang katedral ni Juan, ni San Silvestro. Kaya wala namin nabili yung mga items. Nangayon sila sa Batikan, ang Batikan din pabuksan. Nakita kung paano galing na kami tikulus. Ang bilog ng altar, yung kurton. Tapos ang mga archaeologists, kay mga scientists, kay mga theologians na nagsulod, daw mga astronaut, yung mga kuhan sila ng oxygen. Kaya kanalan, body mo hindi dapat init. Kaya basigulpi lang ang mga bones mag-exhume, matunaw. Okay. Tapos may certain temperature na ginbutang. Tapos tikuloso sila. So nagkuha sila sa mga lima ka mga relics. Ang isa, ipadala sa Romania. Ang isa ipadala sa Ireland kay mga Irish Palatines, ang simbahan, na ang isa din pangayo pag sa Batikan para may hawi, tatlo. Ang isa rin dilin sa San Silvestro para halukan sa mga tao. Ang isa din kay Ronald. Kay mapulit ako sa Philippines niya dahil ato si San Silvestro. May reliquaryong ganito. Si San ta kuha niya ngayon niya, si Santa Pos niya yung halukan, hindi si Padre Ronald na. Now, matapos at to, no, the Church of Martyrdom, kay kada sa ila gusto din mong imatay para kay Jesus. No? Kay ano na lang karoon niya, sino na lang karoon ang mapanindahan, dasun nga, glaw, unang tanan mamatay para kay Jesus, sino na lang masimba sa dasun nga Domingo? Sino na lang matudlo sa mga kabataan? Sino na lang arado? Sino na lang ma-misakahoy? Sino na lang ma-kwanto? Mabaligya sa mga langgaw, pati sa tindahan? Wala. Kaya mapatay kita tanan, hindi ba lang? We have all to be martyrs. Na-realize nila, there must be a substitute for martyrdom. That's why it's not just by shedding our blood, but at the same time, a kind of spiritual martyrdom wherein we practice asceticism, total self-denial to a life of prayer, to a life of work and community. Diri nagsugod ang monasticism. Ang monastery is a substitute for martyrdom. It is a way of recapturing the image of the first Christian community of Jerusalem. The monastery, in other words, is the church of the poor that we are envisioning. Kita kayo sa church of the poor, ang munang monastery. Hindi na siya bago. So, the blood of the martyrs, the seed of Christianity, no? From simple domus ecclesia to the church became powerful because of the Edict of Milan. Religious freedom, ini siya. Yung tagantihiwa ng mga Christianos to exercise their religion. No? There was strict formation as a requirement for admission to the church. Ang muna may catechumenate, may aral sila ginatawag monastic school and cathedral school. Duwa kay eskwilahan no monastic kat ang cathedral school. Sa gusto magpare, magmadre, gusto mangin monghe o mongha, dito sila tanan sa monastic school. Gusto yas ang iban nga mga sciences, doktor, lawyer, no? Kag mga engineer, muna sa una mga tatlo ka professions, plus gusto mag-servisyo man sa simbahan, no? Ang muna cathedral school. Dua. Sa ulihi, ang nagpopular, ang monastic school. Kaya dito sa monastic school, siguro mas disiplinado. Kaya kung cathedral school, exposed ka mo sa pangabuhi sa sagwa. No? Particularly Middle Ages. No? So nagsikat ang monastic school. Kaya ang mga tao dito na tanan, pati magsimba dito na tanan. If they would like spiritual direction, counseling, dito man tanan. If they like to ask food donation, they would like to beg for alms, they go there. Ang muna nga sulod sa monastery, may reading, writing, arithmetic. Sino mga inventors of the Middle Ages? Sino nag-invento sa mga
mga technology during Middle Ages. Mga munghe sila, mga pare kang mga madre, kay mga learned people. Hindi bala? Ang liturgy naton, nga ang tabernacle, ara sa tunga, kay monastic practice na. Ang tabernacle, sa cathedral school ya, ara sa kilid. Kaya ang tabernakulo, ang iyang ostias dapat para naman sa mga masakiton, hindi sila kakanto sa simbahan. Ang imo naton subong yan, tabernakulo naton, aram naton sa kilit, kay hindi kita monastery, pero doon imo naton refrigerator, puno-puno sa ostias in different layers pang container, doon tayo latanik eh, para naman sa masakiton. Kada misa mo makonsecrate, kagit sa tsaktuhan ng para sa sumilimba. Kaya nga, habang sa mapanos at ang pagkaon sa sulod, kay refrigerator mo, frozen. Galing doon isa, ang ibang lake. Kaya ang ipakonsecret mo doon tayo, mabot ang ibang lake. Di kundi kulang os tiyas. Intindi si Damuho na lang, bahala na lang dasun. Ang dasun naman ng grupo, masimba sila makaon sa mga gimbilin sa nauna. Tungkol kay Damuho late. Anyway, now, amo na natabo because by 3rd century may catechumenate nagtuhaw and restrict ang recruitment and then kan nag-deteriorate ang moral fibers of society. Maayo pa during time of persecution seryoso sila pagtuo tingin na pamatay. Now, sang wala na persecution, regular na, normal na kabuhay sa tao sa mga villages, may monastery ay nagpawala ng mga tao. Grabe naman ang immorality. Nagtindihan ninyo na. So, that's why may mga heresies. Externally, may mga barbarians na nagapanggubak, nagapanuno, nagapangawat, nagapangret, nagapangbihag. Internally, may mga heresies, heretical movement. No? Kag in the year 325, may Nicene Creed nag-formulate sa lugar sa ginatawag Nicaea. Nakatuan ko yun ang Nicaea sa Turkey. No, kagsubong 7 churches of the Book of Revelation nga sa Bible, ang isa sina Ephesus ang lugar sa diyan si Maria ng Tiner. No? Upod kay Juan matapos ang crucifixion ni Jesus. Kag balay niya is a sacred pilgrimage damo tao kadto. No? May kabaligya ang mga rosary isip po nyo ng bis kayo sa kula kay mga Muslim ang kabaligya. Now, Nicene Creed. Daw, rigi na manufacture ang mga tiles nga ginapangdekorar sa mga palasyo, no? Like that, no? So pagka ito namon dito, ay may bayar ko na lang sa sermon ko na lang. Kaya Piesta Subong is St. Athanasius, he was one of the bishops who was a participant himself of the Nicene Council. That he helped define the doctrine about the divinity and humanity of Jesus against the Arians. Si Arius, pare na siya. Para siya si Jesus, tao, hindi Diyos. Miguan na sila ni Felix Manalo. Kaya sa iglesia, si Jesus, tao, hindi Diyos. Si ang Arianism, amun ang modern iglesia ni Kristo. Ibinutig din, no? Sige, dito ka mo sa iglesia, papakdulon mo ka mo. Wala lang iguay. No? So, by Nicene Creed, gidefine ang hierarchy, ang mga Santo Papa, Obispo, kang mga pare, diakono, laiko, may liturgy, may catechesis, social apostolate, canon of scripture, dogmas were fully developed. Si St. Athanasius, among nag-bind sa Bible natin in the year 328, kay scattered books ina, antes ng libro, mga linukot ng mga papel, no? Through St. Athanasius, kagiban ng mga bishops, in-discern nila kung sinuda ang tuod canonically kat inspired by the Holy Spirit. May mga libro nga gin discard. Kaya posible, the author is doubtful, far from the original group of the apostles. Perhaps the motive is different. May heresy. Perhaps the time of writing, like the Gospel of James, 150 years na AD, far from the time of the apostles. Inatawag sa Gospel of Mary and Gospel of James kay si Maria yung topic, no? Ang betrothal ni Joseph kay ni Mary, arada. No, hindi sa pwede matawag Gospel kay dapat ang sentro si Jesus, hindi si Mary. No? Proto-Gospel, tawag nila. So, muna, no? So, si St. Athanasius ang nag-bind sa Bible. Ang muna ka pamangkot, din una, simbahan kong Bible. Tisaga, magkita ng sub-kamot, Bible! O, sige ka. No, unang simbahan niya, kada yung hierarchy, silinggo,
Araw ng hierarchy, araw ng mga liturgical, mga ministries, liturgical catechesis, susunod apostol, araw ng mga communities, ang Bible ya ano, ulihin na lang din bind, especially ang New Testament. Amo na rason nga ang Gospel ni Mark, nugbo ang mga paragraphs na notice nyo, kaya it is meant not to be read, but to be proclaimed. You have to memorize it. Each one becomes like a living Bible for them. Each one becomes a living gospel. Memorize it. Dapat yung istorya ni Jesus, hindi dapat magsala. Kaya may panahon sa persecution, sunugod na nila yung libro. Pero ang pagtuo hindi masunog, kaya nga ang memorize mo. Hindi mo nang purpose na. Ang Gospel of Mark, kay the first gospel, nugbo ang mga paragraphs, it is meant to be memorized and proclaimed, not to be read. It was not written for aesthetic or literature purpose, it was meant to be proclaimed, kerygma, for oral proclamation. Okay? Hindi na si Paul Sanchez da. Kerygma is meaning oral proclamation. Now, there is that nostalgia actually. When they became a monastery, damo na monastic movement, yung damo monasteries mo, grabe ang rampant ang immorality, ka-criminalidad, ka-terrorism. At the time, hindi pa ito word na terrorism, barbarianism, ang term nila, barbarian terrorism. There is that constant desire on the part of the young people, maybe from their elders, to recapture the first early Christian community, to imitate the martyrdom of their relatives who really died for the faith. And so, anong himo nila? Through the monastery, we can exercise that martyrdom. So even ang celibacy, ka-chastity, mga disiplines sa simbahan, no, para sa clergy, kaya sa mga pare, is an act of martyrdom. Even ang pag-practice ng fasting, abstinence, prayer, is an act of martyrdom. Even ang pagsakripisyo sa pamilya to fulfill their obligation is an act of martyrdom. Dying to one's self, ginatawag na self-mortification or self-denial every day. Just to come here at this morning is an act of martyrdom for us. No? Act of martyrdom, giving witness to the faith. So, after sining mga monastery, man kasi sa Middle Ages, kabudlay man sa mga monastery sa babaw bukid. No? Kag magsining monastery, mga brothers, sina sila halos, ang mga monks, brothers. Okay? Then, makuha pa sila pare sa parokya. Ang muna hambal ko ito, bilang tabernakulo, ng aras tunga, kung wala mga tao, kag sila ng mga monghe, may adoration sila sa Blessed Sacrament, ang tabernakulo, patunga nila. Pag-abot ni Father kay Mamisa, idugo na naman nila na. Kaya may misa, focus ang Eucharist, ang Lamisa. Kaya kasang ulihe, kabugat, tamtamad, manusibi mga mom at bulo, idog-idog. Titra na lang ng permanente. Muna natapo. No? As kikilid na siya dapat. No? Kaya hindi na siya yung focus. Ini, kung nagasugod ang misa, no? While the mass is going on, when you cross the altar, you act as if there is no tabernacle because the focus is the table of sacrifice. Tapos misa, tiyan mo naman itong tabernakulo eh, ang focus. Now, nagsugod ang mga kongregasyon. Mga kongregasyon ng mga semi-monastic. Semi-monastic, hindi tanang maka-fulfill isang monastic. Eh, masilman, hindi man kami ang monks ya. Mano kami da? Doon mo na ba? So nagsugod amat-amat put up sa mga different mga religious congregations. Okay? For example, in si St. Benedict Monastic, na founder Western Monasticism, ang niya sila ng spiritualidad, ora, labora, comunitas, prayer, work, and community. Si San Agustin, one mind, one soul. Meaning the Christian community of Jerusalem. One mind, one soul, all for God and the Church. Si St. Francis of Assisi, Imol. No? Pero sari-sari na silang panahon, si San Agustin by the 4th century, si St. Benedict, 5th century, si Francis, 12th century. No? Pero makita mong consistency, different expressions of following Jesus, yet there's only one spirituality, the following of
of the footsteps of the Lord by way of the cross. Different spiritualities, no? Different expressions, but one path that we follow. The path of following the footsteps of the Lord by way of the cross. So, St. Francis of Assisi. Okay? Do I need to explain sa ilang kapuhi? O basta, amo na ang